kita kasih bimbing. Oh iya saya. Pagkikwinto ulit. So ay kwinto natin ulit.
sa isang akda, teksto o kwento na iyong
nabasa. So yung kung meron kang isang nabasa na kwento or narinig na kwento, ito ay kung ito ay yung ikwento ulit sa iyong kaibigan. Halimbawa, kung meron kang narinig sa iyong magulang at ikwento mo ito sa iyong kaibigan, ito ay isa ng pagbubuod. Kahit kung hindi man pwede na ma-detalye-dali mo ang kuwan yung utuloy mo ikwento ang akda o teksto na iyong napakinggan. So, ito pa ang isang halimbawa ng pagbubuod. So, basahin mo. Wala si Romero, no? Si Danoco. Tumatalakay sa kabuuan ng orihinal na teksto. So kapag ikaw ay gumawa ng buod ng isang akda or teksto or kwento, kailangan orihinal pa rin ito. Tumutukoy pa rin ito kung ano ang mensahe ng isang teksto. Naintindihan? Yes. So, pangalawa, inilalahan ang sulatin sa pamamaraang neutral o walang kinikilingan. So, diyan ay kapag ikaw ay gumawa ng buo, dapat neutral ka. Wala kayong dipatinggan. Kailangan tumatalakay pa rin ito sa original na teksto ng isang kwento or akda na iyong nabasa. Pangatlo, kailangan na ang sulatin ay pinaikling version ng original at na isusulat ito sa sariling pananalita ng gumawa. So, sinraghapon, kailangan kung ang buod ay pinaikling mo lamang ang kwento. For example, mayroon kang narinig na chismis or nakimaritis ka. So, kung kwento mo ito sa ibang mong kaibigan, karama, madetalye ba nimo ang kuan istorya sa imong kuan? Di ba dili sa kailangan ikwento mo lang ito sa inyong pamamaraan. So naintindihan ba? So ngayon, dumako naman tayo sa katangian ng mahusay na buod. So nagtataglay ng objektibo balangkas ng original na teksto. So ano ba yung objektibo? Objektibo. Si Bill Morris. Sino si Bill Morris? Ano ang objektibo? Objektibo. Unsay ibig sa kaliwahi? Kung ikaw ang magbuod, ano yung objektibo? So, ang objektibo kailangan, wala kang sariling opinion. Dilingin mo butangan o kinuha nga salita, kundi original yung nga missing sa kwento or akda na inyong na basa. For example, inyo lang ibu, iyong ibu yung ang pagkain sa paraiso. So,
Sa huli, ano ang nangyari sa pinto? Sa reporter? Ano ang nangyari sa huli? Kung report nyo ito, hindi mo kailangan ilihis kung unsa ang nakuhan. For example, kung unsa ang nakita ni Ibrahim sa babae. So next, hindi nagbibigay ng sariling ideya o criticismo. So anong ibig sabihin yan? Okay, magaling. So dealing yung criticism, for example, nakabasa ka tula or kanang twinto, akda, dili ka may mga kapangit ba sa pagsulat? Kasi pangit ba ang pagsulat ani? Makapangkain ang iyang pagsulat. So dili ka mag-iun anak kung ikaw ay magbuod. Next is, hindi nagsasama ng halimbawa o detalye o informasyon. Wala, nawala sa original na teksto. So, dapat, kung ano ang nasa pinto, dapat yun lang ang iyong ilagay. Huwag nang magbigay ng sarili mong halimbawa na wala sa teksto. Next is, gumamit ng mga susing salita. So, yung susing salita ay yung mga halimbawa or konsepto na nasa pinto na hindi pabalik-balik. Next is, gumamit ng sariling pananalita, ngunit napanatili ang original na mensahe. So, anong ibig sabihin niya? Ikaw, ano? Anong ibig sabihin? Ha? Very good. So, pwede ka magamit yung inyong original na pananalita, pero ang mensahe ay napanatili pa rin. Next, dumako naman tayo sa mga hakbang. Makinig na kayo magbuot. Makinig na maayos dahil may pabuot ako sa inyo mamaya. So ngayon, habang binabasa ang akda, salungkitan ang mga mahalagang punto o detalye. So anong ibig sabihin niya? Detail. Magaling. So, dapat kung ano ang na babasa mo sa kwento na mahalagang ideya o information, itignot mo ito. Bari ka din gumamit ng graphic organizer. Kung unsa ang, for example, pagbuhat ka graphic organizer, utangin mo ang mahalagang pangyayari, mga tauhan at pamaga. Number two, ilista o igrupo ang mga pangunahing ideya, ang mga katulong na ideya at pangunahing paliwanag sa bawat ideya. So, same lang sa hakbang number 2. Ilista o igrupo ang mga pangunahing impormasyon na mahalaga sa nanasa pinto. Next, kung kinakailangan ayusin ang mga pagkasunod-sunod ng mga ideya o sa lohikal na paraan. So, anong ibig sabihin ng lohikal? Lohikal. Lohikal is yung tamang pagkasunod-sunod ng impormasyon. For example, karang sa pamagat, mga tauhan, at tunggalian at sa anong sunod ng tunggalian na resolusyon o karang konklusyon sa kwento? Ha? Yes. Sunod, kung gumamit ng unang panauhan, halimbawa ako, ang author, palitan ito ng kanyang apelyido ng mga manunulat o siya, ikatlong panauhan. So anong ibig sabihin niya? Gumamit tayo ng third point of view. For example, kung ang author ay gumamit ng ako ay nakakita ng ganyan.
So, ang iyong pagbuod ay gamitan mo na siya, siya ng siya. Siya ay nakakita ng ganyan-ganoon. Pagkatapos ay, isulat mo na ang iyong buod. So, naiintindihan ba ang hakbang sa pagbuod? Yes. Kung ito, kung ipasulat ko kayo ng buod ngayon, magkasulat ba kayo? Yes. Ha? Ngayon, ibuod natin ito. Iba't ibang variant. Okay, basahin mo. Ako, sir. Okay. Kinsan to ka to, sir? Iba't ibang variant ng mga COVID-19
pansahe. Nagapunas naman ako ng bintana. Bintana at isang kapan. Isang kapan. Mabuti ang pagliliwi ng maligid para para maka iwas ang pinti mo namin eh. Dinay. Sabay abot ng merinda. Sorry, grabe ka tayo po kayang pagsuan. Nag-merienda kami pagkatapos maglinis. Naglinis kami ng bahay sa kapun para makaiwas sa kisuro. Ito ang maaaring buhon niya. Ma? Yes, sir. Okay, number? Okay, ito. Hindi pa tapos ang laban natin dahil di nakikita ang kaaway. Ngunit kung magiging disiplinado, may pagmamalasakit sa kapwa at marunong sumunod ang bawat isa, samahan pa ng mag-ibay na pananalig sa Panginoon, darating din ang araw na tayo ay magiging malaya sa COVID-19. Kung tayo ay magiging mas disiplinado, may malasakit sa kapwa, masunurin at may mag-ibay na pananalig sa Panginoon, matatagumpayan din natin ang COVID-19. Kung may malasakit tayo sa kapwa at disiplinado, makakaon din tayo sa pandemya ng COVID-19. Balangasin din ang konsistensya ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya gaya ng prutas, gulay, pagkain ng vitamina. Pagpapaaraw sa umaga, pag-ehersisyo at pagkaroon ng sapat na tulog. Hindi sa lahat, kung hindi naman kailangan lumabas, manatilig sa loob na sa loob na lamang sa loob ng mga tahanan. Kumain ng mga masustansyang pagkain para hindi mahawak sa COVID-19. Palakasin ang resistensya ng ating katawan at manatili ang alamang ang tulad ng lahat. Mara? Group 1, group 2, group 3,